Ikaw pa rin ba ay nalilito? Lalo na sa wikang Filipino. Ngunit nais matuto. Ihanda na ang pandinig, panulat, at matay imulat. Okay, isang magandang araw sa ating lahat. Muling nagbabalik ang ating EDUC Vlog. At ang paksa natin sa araw na ito ay ang tinatawag nating tungkulin ng wika. Kamakailan lamang ay tinalakay natin yung tinatawag nating katangian ng wika dahil meron itong kailang isatisfy bago natin masabi na ang wika ay isang makabuluhan, which is yun yung katangian niya. Ngayon naman, isatalakay natin ang tinatawag nating tungkulin ng wika dahil ang wika ay hindi lamang nariyan upang gamitin natin, kundi meron itong mga tungkulin kung bakit nariyan. At una na riyan ang tinatawag nating pang-interactional. Okay, ang pananaw na ito ay ayon kay Michael A.K. Holiday. Okay, ito ay mayroong 7 tungkulin ng wika. At ang panguna na riyan ay ang tinatawag nating interactional. Kapag sinabi nating interaction, is tumutukoy ito sa bilang ng dalawa higit pang mga tao. Dahil nga mayroong tinatawag na interaction. Okay, hindi naman natin masasabi na ang isang na ang paggamit ng isang wika ay interactional kung ikaw lamang yung involved. Ibang tungkulin ng wika iyon. Kapag sinabi nating pang-interactional, nakikipagtalakayan ka, nakikipagbiruan ka, nakikipagtalo ka, nagsasalaysay ka dahil mayroong interaction na nangyayari sa pamamagitan ng talakayan, ng biruan, makipagtalo at pagsasalaysay. Hindi mo naman masasabi na isang bagay ay talakayan kung ikaw lang ang involved. Hindi mo masabi na biruan ito kung ikaw lang uli ang involved. Ganun din sa pagtatalo at nagsasalaysay. Kaya ang pinakamainam na halimbawa nito is yung liham pangkaibigan. Bakit? Merong interaction, merong palitan ng ideya, ng notion, ng damdamin sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao. Dahil interactional. Merong interaction. Okay, ang pangalawa naman ang tinatawag nating pang-instrumental. Tandaan, instrumental, instrumento. Ibig sabihin, ginagamit natin ang wika bilang instrumento upang masatisfied ang gusto natin, ang kailangan natin, at marami pang iba. Yan, sinasabi dyan, tumutugon sa pangangailangan. Kailangan mo mag-express ng damdamin, kailangan mong magbahagi ng iyong mga karanasan, ideya, at mga iba pa. Pangalawa, paggawa ng liham pangangalakal. O di ba? Nagamit natin ang wika bilang instrumento sa businesses, sa pangangalakal. Pakikipag-usap, nagamit mo ang wika upang ibahagi ang iyong ideya. Nagamit mo ang wika upang mag-utos. At ang pinakamainam na halimbawa riyan ay ang tinatawag nating patalastas sa isang produkto. Okay. Kung mapapansin nyo sa telebisyon, mayroon tayong tinatawag na advertisements, which is, kung isasalin natin yun sa Filipino patalastas, ang wika ay nagagamit bilang instrumento upang mahikayat ang isang matao or maraming tao upang bumili o i-consume ang product na ini-endorse nila. Kaya nga, ang tinatawag nating instrumental ay ginagamit siya bilang instrumento upang isatisfy mo yung pangangailangan mo, gusto mo, at marami pang iba. Pangatlo, ang tinatawag nating regulatory. O, tandaan, kapag regulatory, regulate. Ibig sabihin, mayroong kumokontrol. Kaya nga, ang unang description niya dyan is pagkontrol sa ugali o asal ng isang tao, pagbibigay ng direksyon, paalala, at babala. O, diba? Mayroong pagkontrol na nangyayari or mayroong regulatory na re-regulate yung gamit ng wika. Ano ang halimbawa niyan? Is pagbibigay ng instruction. O, diba? Nagbibigay ka ng instruction, direction, o panuto sa mga artistang gumagarap sa drama. Halimbawa na lang yan. So, tandaan lang natin kapag regulatory, mayroong pagkontrol, mayroong instruction na kailangan mong sundin, sumusunod ka. Ganon ang notion kapag regulatory. Okay.
Next naman is yung tinatawag nating personal. So kapag sinasabi nating personal, pansarili, di ba? Okay, ang unang description niya is sariling kuro-kuro mo. So ibig sabihin, kahit wala kang ibang kausap, is ang sinasatisfy mo is yung sarili mo. Nakakapagpahayag ka ng sariling damdamin. Anong sinasatisfy muli kapag personal? Yung sarili mo, makapagpahayag ka ng damdamin, maibahagi mo ang ideya mo sa mga bagay-bagay. Halimbawa na dyan is pagsulat ng tala-arawan at journal. Tandaan na ang tala-arawan at journal is mga private na mga sulatin na kung saan dito mo isinusulat yung mga nangyayari sa araw-araw, yung mga kaganapan mo sa araw-araw na kung saan is ang lalamanin ng tala-arawan at journal is sarili mo, yung mga pansarili mong nangyayari sa buhay. Maaring ang personal na tungkulin ng wika is formal or hindi formal na talakayan. Next naman is yung tinatawag nating imaginative. Huwag kayong magtataka kung bakit ganyan ang baybay ng imaginative map. Pwede po ang ganyang baybay ng imaginative or tinatawag natin itong imahinatibo. Okay, kapag sinabi natin imaginative or imahinatibo, ano ang unang pumapasok sa isip? Imagine, imahinasyon, malawak na pag-iisip, malikhaing pag-iisip. Kaya nga ang unang description niya dyan is malikhaing guni-guni. Dahil pinapagana mo yung pagiging malikhain mong mag-isip ng mga bagay-bagay. Pangalawa, nakapagpapahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan. Okay, ano ang mga pinakahalimbawa niya? Is tula, diba? Malikhaing kwento or maikling kwento, mga dula, nobela, saraysay. So, ang pinupunto ng imaginative is maaaring sarili mong likha bunsod ng iyong malikhaing pag-iisip. Dahil maari itong fiction or mga sarili-sarili mo nang gawa bunsod ng iyong malikhaing pag-iisip. Okay, next naman ay ang tinatawag ng nating heuristic. Kapag sinabi nating heuristic, naghahanap ka ng impormasyon, nangangalap ka ng impormasyon. Ano ang halimbawa niyan? Interview. O, diba? Kapag nagkakaroon tayo ng pamahayagan or pagbabalita, mayroon tayong nakikita doon ng mga tao na ini-interview. At ang tawag natin sa kanila is mga interviewee at ang taga-pag-interview ay interviewer. Ngayon, nangangalap sila ng impormasyon or naghahanap sila ng impormasyon. Next is pakikinig sa radyo. Habang nakikinig ka sa radyo, nakakahanap ka or nakakakalap ka ng impormasyon. Panunood sa TV at pagbabasa. Lahat iyan is maaring tawagin nating receptive na skills dahil tumatanggap ka, nangangalap ka ng mga impormasyon. Okay, pangpito ang tinatawag nating informative. Ibig sabihin, sa'yo ba nanggagaling ang impormasyon? Yes, dahil nag-i-inform ka. Kaya nga, ayon sa description niya, nagbibigay ng mga impormasyon o datos, data, or ano ba bang mga terminolohiyang maaari nating ipasok riyan. O, ibig sabihin, meron ka bang kaalaman? Yes, because you cannot give something you don't have. Ibig sabihin, kapag informative ang tungkulin ng wika, ay nagbabahagi ka ng kaalaman. Nagbabahagi ka ng iyong ideya patungkol sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin ba, mayroon kang kaalaman? Yes. Hindi ka lamang basta-basta nagbibigay ng kaalaman na hindi siya valid or reliable. Kundi, ibig sabihin, alam na alam mo. Ano ang mga halimbawa ng informative bilang tungkulin ng wika? Pamanahong papel, thesis, panayam, pagtuturo. Tignan nyo ang mga halimbawa. Hindi ka pwedeng mag-rely ng information na hindi valid or reliable dahil kapag nag-inform ka, marapat lamang na ang ibinabahagi mong mga impormasyon ay may sanggunian or references, meron kang mga batayan. Iwasan natin ang tinatawag nating false news or fake news.
Okay. At iyon ang tinatawag nating tungkulin ng mga wika, which is ayon yan kay Michael Halliday. At ito ay nagko-consist ng pitong tungkulin. Ngayon, narito naman ang ating maikling pagsusulit upang tayahin natin kung nauunawaan nyo ba ng husto ang ating paksa sa araw na ito. Okay, bilang panuto, tukuyin kung anong tungkulin ng wika ang hinihingi ng bawat item. Okay, maaari niyong i-post ang ating video upang sagutan muna ang pagsusulit. Okay, dahil tapos na ang 7 minuto, ay narito naman ang mga sagot sa pagwawasto upang maberipika ninyo kung ang inyong mga isinagot ay tama ba o mali. Okay. Kung meron kayong katanungan kung bakit ganyan ang naging mga kasagutan sa ating pagsusulit, ay maaaring i-leave nyo lamang sa ating comment section at ito'y aking sasagutin. Hanggang dyan na lamang ang ating adult vlog sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Hanggang sa muli, paalam!